progress, dapat po umuunlad, lumalawak, lumalalim yung paggamit nyo ng mga produkto at serbisyo ng bangko. Hindi lang yung iisang produkto like a deposit product. Okay, so magandang gabi po sa inyo lahat. Arman Benko, your host for Peaceabilities here in CBRC.tv. Tonight, ang pag-uusapan natin is yung isang bagay na sa totoo lang, nung umpisa pa lang, dapat pinag-usapan na natin. Yung pinaka-basic of the most basic. And tonight, what we want to discuss is maximizing your bank account. Okay? Maximizing your bank account. What are banks? Dapat nung first episode pa lang natin, malawak, malalim na natin pinag-usapan itong pagbabangko. Banks are financial institutions. Ang simpleng negosyo ng bangko, umutang at magpautang. Yun ang plain vanilla negosyo ng bangko. Meron din sila mga iba't ibang produkto at serbisyo para sa mga individual, para sa mga kumpanya na makakatulong sa anything related sa finances ng individual or ng kumpanya. Yung bank account simply is pera sa pangalan ng individual or ng kumpanya na inuutang ng bangko. Yes, inuutang, pinapatago natin doon sa bangko, parang inuutang nung bangko, kaya siya nagbibigay ng interest. Pag tayo ay nag-deposit, nagdadagdag tayo doon sa perang pinapatago natin. Pag tayo nag-withdraw, naglalabas tayo ng pera doon sa pinatago, pinaalaga natin sa bangko na ating pinili. Sabi nga ng iba, pinapa-safe keep natin sa bangko yung ating kaperahan. Kung pinapa-safe keep natin, safe ba maglagay ng pera sa bangko? Di ba mayroong mga bangko na nagsara o sinara? Ang nagsasara o pumapayag na magkaroon ka ng bangko o ang government agency na nagbabantay, gumagabay sa mga bangko dito sa Pilipinas ay walang iba kundi yung Bangko Sentral ng Pilipinas. Yung pera na pinatago natin, savings deposit, time deposit, yan ay insured. Insured ng isa pang ahensya ng pamahalaan, yung Philippine Deposit Insurance Corporation or PDIC. So yung nakadeposit nating pera sa mga bangkong pinayagan ng Bangko Sentral ng Pilipinas, mag-operate, magkuha ng deposit, registered, licensed financial institution, banks, yung pera natin doon, yung deposit, hanggang 500,000 pesos na deposit natin ay insured. Magsara, mawala man yung bangko, yung PDIC, sinisiguro o ina-assure or ini-insure niya up to 500,000 pesos. O kung meron kayong mga tanong tungkol sa PDIC, i-comment nyo na dyan sa comment section natin sa Facebook, mababasa ko po. Sa YouTube, sasagutin, pipilitin din natin masagot. But just the same, kung meron nung kayong question, unahan ko na, paano kung dalawa, tatlo ang bank account ko at lagpas sa 500,000, insured pa rin po ba siya? Ang sagot po doon, kung uunahan ko na yung inyong mga katanungan, one account per bank. Meaning, kung meron po kayong tatlong bank account sa iisang bangko, yung suma total noon ay hanggang 500,000 lang ang insured. Okay? Miski na po magkaiba yung
klase ng account. Anong ibig ko sabihin? Meron kayong simpleng savings account na merong 400,000. Meron kayong joint account na kasama nyo ang anak nyo o asawa ninyo na may suma total na 400,000 din. Kapag kung nagsara lang naman yung bangko, meron kang joint account na 400,000, meron kang single account na 400,000, para sa pangalan ninyo, 500,000 lang ang insured nung PDIC. Okay, malinaw po yun ha. So, kung safety at safety rin lang, laging binibigkas sa lahat ng press releases, sa lahat ng mga balita, our banking industry is very healthy. Yes, naapektuhan ng pandemya, mga taas-baba ng takbo ng ekonomiya, but our financial system, lalo na our banks, thanks to Banko Sentral ng Pilipinas, highly regulate, monitor banks in the Philippines. How to open a bank account? Well, ngayon, dalawa na. Dati, isa lang, physical. Physically, pupunta ho kayo sa isang banko, kukuha ng application form, magbibigay ng dalawang government-issued IDs, may KYC process, ini-interview kayo noong account opening person or in charge, tinatanong niya at hinahanap ang pruweba ng inyong pagkatao, ang inyong kaperahan, saan galing, ito ba ay karapat-dapat o tama lang sa inyong katayuan. Yan po, nagke-KYC sila, Know Your Customer process. Kung digital naman, ito yung via the internet, online or website, or miski na mobile phones, nakakapag-open ng bank account. Mga agresibo sa digital account opening or bank operations or bank services, yung nag-guess natin minsan dito, yung RCBC, meron silang mobile app na digital banking functions na Discartech. Yung iba rin na mga local banks na malalaki ay nag-ooperate na rin via mobile banking mula sa pag-account opening hanggang sa mga transaksyon na regular na maaaring yung gawin sa isang bangko. Mga offshore banks, yung mga talagang based abroad pero may operations dito sa Pilipinas, yung mga malamang narinig nyo, ING Bank, CIMB, yan po mga offshore, hindi sila talaga Philippine banks pero may operation sila dito sa Pilipinas, and they employ technology para sa account opening and other bank transactions. Banggitin ko lang po, importante yung KYC process. Meron kasing batas, Anti-Money Laundering Act, na sinasabi doon sa batas, lahat ng financial institutions na merong mga kliyente at may kinalaman sa pera ang kanilang transaksyon, dapat they go through the KYC, Know Your Customer. Yan ay para makaiwas sa anumang illegal na pinanggagalingan ng pera or maging galing sa krimen, bisyo o hindi karapat-dapat, hindi pumasok sa banking system. Kaya wag po tayong masuya kung masyadong metikuloso pag account opening. Doon lang naman sa una, matindi ang KYC, Know Your Customer. Pero miski na nga sa via digital, via online or mobile, pakita nyo lang yung picture nyo, kukunan nyo, papakita nyo na yung inyong itsura, yun din ang nasa ID, at patunay na yun ay live sa kasalukuyang date and time, ganun po yung pag-KYC via mobile o via online. Ano pa ang situation ngayon? Simple lang, ha? Marami pa pero yung makaka-relate tayong lahat. Sitwasyon as far as banking dito sa Pilipinas. Nakakalungkot, 7 out of 10 galing dun sa huling pag-aaral ng Bangko Sentral ng Pilipinas, 7 out of 10 ng Pilipino unbanked. Walang bank account. Hindi nagbabangko. Kaya siguro hindi na kayo magtataka kung bakit kapos sa pera or may problema lagi, may challenges lagi sa kaperahan. Biro nyo, sa bawat 10 Pilipino, 7 walang bank account.
kung merong mang bank account, yung karamihan, lalo na yung 40 million plus na merong trabaho na pinapadaan ang kanilang sweldo via the bank or via an ATM payroll account, meron nga silang bank account pero ATM payroll lang. Bakit ko po nilalang yun? Kasi hindi po kayo ang talagang binigyan ng bank account. Dahil empleyado kayo ng isang kumpanya at doon dinadaan ng sweldo, napa-approve kayo. Having a bank account is not a right. Hindi po yan karapatan. Kailangan po kayo mag-apply. Nandoon sa banko, kung tatanggapin niya or i-reject niya ang pag-apply niyo na magkaroon ng bank account sa kanilang banko. Okay? So, ibig sabihin nun, hindi ka pa talaga pinagkatiwalaan ikaw kung hindi ikaw mismo ang nag-apply para magkaroon ng bank account. Kung ATM payroll yan, it is more of because you are employed with that company at dahil yun ang disbursing bank nila sa kanilang pasweldo, kaya ka nagkaroon ng bank account. Kailangan po, para sa akin, ang aking pananaw, yung individual dapat maging karapat dapat mabigyan ng pribilehiyo na magkaroon ng bank account sa isang bangko, lalo na yung mga malalaki, universal commercial banks. Kaya hindi na katakataka, most Filipinos do not optimize or maximize the bank's products or services. What's my take in optimizing, para masulit yung inyong pagkakaroon ng bank accounts? Number one, multiple bank accounts in different banks. Ulitin ko po, multiple bank accounts in different banks. Sa akin, ito po, actual practice ko, meron po akong multiple bank accounts in different banks. Okay? Meron po akong dalawang bangko na kung saan ako merong bank account. Pag B2, ibig sabihin po nun, bank 2, pag A1, account 1. So, bakit ako merong iba't ibang bank account sa iba't ibang bangko? Dahil po, bawat bank account merong reason or purpose kung bakit ako merong account na ganito dun sa bangko na yon. Uunahin ko po yung pangatlo, source account. Ano po yung source account? Dahil ako po ay sumisweldo pa, meron din pong ATM payroll, diyan po ang aking source account. Diyan lahat dumadaan ng perang aking sinasweldo. Kaya yan po ay nasa aking bank 1, first bank, and account 1 or my first account. Okay? Pag mapasok po ang sweldo doon sa aking B1, A1 or source account, diyan ko po nililipat-lipat. Okay? Saan ko po unang nililipat? Siyempre, nililipat ko doon sa aking account 2 sa aking bank 1. Ito po ang aking pitaka. Okay. Regalo sa akin. Nandito po ang aking mga cards, mga importanteng cards, at yung aking mga ATM sa 6 kong bank account at 2 credit card. Mamaya pag-uusapan natin yung credit card. Okay? Yan po, yan yung aking wallet. Isang piraso lang po ang dala ko lagi. Tapos yung mga cards. Okay? Yung mga cards. Pag pumasok ang pera sa aking source account, kadalasan yan yung aking sinusweldo, nililipat ko po sa spending account. Sa aking spending account, yan po ang ginagamit ko sa lahat ng pang-araw-araw na aking pinaggagastosan. Grocery, paggasolina, kung kailangan kumain sa labas at magbabayad, yan po ang aking spending account. Yung aking expected expenses o yung aking budget for the 2 weeks, nililipat o pinopondohan ko po yung aking second account sa una kong bangko, bank 1, account 2. Noong hindi ko pa puno
at lalo na nitong nag-lockdown quarantines, nabawasan yung aking emergency fund at cash reserve account. Yan pong emergency fund, obviously, pag mayroong emergency. A certain amount po yan, fixed amount. Kung kayo komportable na may emergency fund kayong 10,000 lang po yung nakalagay sa inyong emergency fund. Kung gusto nyo mas komportable, 30,000. Kung talagang hindi kayo kakabahan, may 50,000 pesos kayo sa inyong emergency fund, okay din po yun. Yung cash reserves, iba po yun. Cash reserves, kung sakaling hindi ako mapasweldo, na-delay ang aking sweldo, pero tuloy-tuloy ang aking paggastos, ang aking mga pangangailangan, doon ako bubunot sa cash reserves. Yung aking emergency fund at cash reserves, nasa isang bank account po yun. Nasa pangalawang bank ko, kung saan ako nagbabangko, at yun po ay medyo malayo sa akin. In fact, naka-passbook account po siya. Hindi ko kasi siya kailangan na laging wini-withdrawan kasi pang-emergency and cash reserve lang po siya. Mula dun sa aking source account, pinopondohan ko rin po ang aking checking account. Okay? Meron din po akong hinuhulugan yung aking pang-apat na bank account. Yun po ang aking investment account. Meron po kasing mga investments tulad ng mutual funds, tulad ng direct stock market investing. Meron po sila mga minimum amount. Habang nag-iipon po ako at pinapalaki yung halaga para maabot ko yung minimum participating amount, nilalagay ko muna sa aking investment account. Okay? Sa kagustuhan din po natin, tayo mga Pilipino, pag minsan nalalapitan ng kaibigan, kamag-anak, hindi natin mahindian, gusto natin tulungan. Meron din po akong panghuling bank account, yung share account ko. Yan po kapag may lumalapit sa akin na hindi ko mahindian, dyan po ako bumubunot. Hindi po ako nangungutang para tumulong sa iba. Hindi ako bubunot sa aking emergency fund para lang tumulong sa iba. Yan pong aking share account, may limit po yan. At depende sa akin kung gaano kalaki ang aking ilalagay. Pag minsan makokonsensya ako, ang dami kong nalalagay at actual na nagagastos, nare-review ko ang aking share account, siguro kailangan lang yan din, pondohan din. Of course, kasama doon sa spending account ko, yung mga basic needs, yung iba sa inyo, baka may tithing, nandun po yan sa ating spending account. So, mula sa source account, nililipat ko po sa iba't ibang bank accounts dahil multiple bank accounts. Meron pa nga lumipat ng ibang bangko, yung aking emergency and cash reserves. Nilipat-lipat sa iba't ibang bangko para doon sa dahilan kung bakit merong ganong bank account, yun ang aking pagbubunutan. Second point on my take in optimizing bank accounts. Progress, dapat po umuunlad, lumalawak, lumalalim yung paggamit nyo ng mga produkto at serbisyo ng bangko. Hindi lang yung iisang produkto like a deposit product. Sa aking pananaw, maaaring kung bata pa o nag-uumpisa pa lang, obviously, mag-uumpisa kayo sa savings account. No? Para sa akin kasi, yung savings account, yan yung pinaka-basic Yan yung dapat meron talaga tayo. Multiple bank accounts pa nga Okay? Time deposit, dyan po kadalasan yung emergency fund at cash reserves. Yeah. Hindi talaga pangpayaman, pero pangpakalma, pangpakampante sa atin, meron tayong bubunutin kung may emergency or kung mga sitwasyon katulad nitong naranasan natin, lockdowns, quarantines, may cash reserves. Checking account. Bakit ko po sinasabi na magkaroon tayo ng checking account? Yung checking account po kasi, again, hindi porke kayo ay depositor ng bangko, automatic pwede kayong magkaroon ng checking account. Another privilege of the various products or services ng bangko na pwedeng ibigay sa inyo o kunin sa inyo. Yan po kasi, yung cheque, produkto yan o pagmamay-ari yan ng bangko. Kapag mas malaki, mas kilala ang bangko at yun ang winagayway mong cheque na in-issue, pambayad kung kanino man, medyo komportable kampante siya. Aba, cheque pala to ng pinakamalaking bangko dito sa Pilipinas.
pinayagan kang gamitin, medyo tumataas ang balor o halaga, pagpapahalaga. Yung checking account po, sa akin pananaw, dapat ang tao meron yan. Of course, dapat meron disiplina sa paggamit ng checking account. Dahil yung checking account, simply, technically, form of utang po yan. Anong form? Paano naging form of utang yung checking account? Eh, nag-open ako ng 10,000 pesos para magkaroon ako ng checking account. Paano naging utang? May deposit nga ako ron. Di ba po, usong-uso, yung salitang PDC, post-dated check, maaaring merong nagbebenta sa'yo. Cellphone, gadget, ang halaga eh 20,000. Ang pera mo sa banko ay 10,000. Kaya ko sinasabing kailangan ng disiplina rito. Alam mo na ang pera mo sa iyong checking account ay 10,000 pesos lang. Yung nagbebenta sa'yo, 20,000 ang benta niya sa iyo. Sabi mo, i-issue ang kita ng cheque katapusan ng buwan, first week of October pa lang, katapusan ng buwan, kita i-date yung cheque, katapusan pa ng buwan mo, pwedeng ipa-encash tong cheque na to kung papayag ka, pero akin na yung cellphone. Technically, umutang ka, hindi ng pera, ng oras. Nakuha mo na, nag-issue ka ng post-dated check, dapat you are sure to deposit or fund that check. Lalo na kung alam mo, ha, alam mo na mas mababa ang balanse ng cheque mo doon sa inisyuhan mo ng iyong checking account. So, kailangan masinop, disiplinado sa paggamit ng checking account. Tandaan nyo po, maaaring may utang kayong kalahating milyon, meron kayong kasulatan, hindi mo binayaran, hindi ka pwede ikulong. Mag-issue ka ng 5,000 pesos na cheque, hindi mo pinondohan, hinabol-habol ka, pwede kang demanda pag hindi mo tuluyang pinondohan. So, pag-ingatan nyo po ang paggamit ng checking account. Credit card mula sa mga banko nyo, yung mga ini-issue, yan po pagpapakita na kayo ay pinagkakatiwalaan ng pera ng ibang tao. Kaya again, dapat maayos, disiplinado na paggamit ng credit card. Sa akin po, dalawa ang aking credit card. Isa doon sa regular na ginagastusan na meron na ako talagang pera pang bayad doon sa gasolina, supermarket. Miskin na credit card ang aking ginamit, pagdating po ng billing, binabayaran ko yon ng buo. Ginagamit ko yung credit card kasi pag minsan may mga promotion, may mga points, reward system. Nakakakuha tayo ng mga extra dahil doon. Tandaan nyo po, sa credit card, be very careful. Kasi dyan sa credit card, we are tempted to buy things with money we don't have to impress people that we don't like. Di ba? So, dahil plastic lang, at basta may balanse, at good pa, kaskas lang tayo ng kaskas, mag-ingat po kayo. Bakit dalawa? Ano yung pangalawa? Just in case of extreme emergency, yung pangalawang credit card po. Okay? May mga produkto ang mga banko na hindi lang deposit, kundi investment products na. Pag-aralan nyo po yun, lalo na yung mga nag-aalok ng UITFs. Kung kayo ay minsang nagkaroon ng interest sa stock market, mutual funds, meron po dyan sa banko, UITFs, Unit Investment Trust Fund. Yung mga malalaki, Universal Commercial Banks, madalas po nag-aalok sila ng ganyan. Yung mga ganung kalaking banko, meron din silang mga kapartner kung hindi sila mismo mga inaalok ng mga insurance products. Kailangan po ng tao, lalo na yung tao na may beneficiary o may dependents, kailangan po meron tayong protection, insurance po yun. Other bank products, consumer loans, housing loan, car loan, yan po sa tamang panahon, tamang sitwasyon, hindi po mali yan yung kumuha ng mga consumer loans. Yung access to other investment instruments, madalas po dinadaan yan sa banko. Alalang-alala ko yung una kong kinuhanan ng corporate bond, yung kumpanya nila Lucio Tan, LT Group. Umuutang po sila sa publiko, ipapadaan sa mga banko. Ang interest po noon, tanda ko, is 7%. 7%.
yung deposit nasa 1%, 2% noon yung panahon na yon. Buti na lang nasabihan at nalaman ko through my bank nag-a-allock at pwede mong ipadaan, hindi ako pupunta doon sa private company or corporate entity ng Lucio Tan Group para ipautang yung pera ko, idinadaan doon sa bangko. So maganda po ang at lumawak na ang mga serbisyo ng bangko. Yung mga malalaking bangko nga po dito sa Pilipinas, eh meron pa silang mga online trading platform lalo na sa para sa Philippine stock market. Eh mas maganda na doon kayo mag-online trading. Alam nyo, nandun sa bakuran ng bangko kung saan kayo nagbabangko. Pag kayo umunlad, pumasok sa pagnenegosyo, meron din business loans sa mga bangko. Pag kayo naman ay yung medyo limpak-limpak na pera, ha? May minimum nga lang to, medyo may kalakihan, may tinatawag private banking. Yung, lalo na yung mga malalaki, universal commercial banks. There is a, of course, extreme na yon yung serbisyo, pero meron pa, marami pong kumukuha nun. Private banking, talagang merong naka-assign sa inyo. Hindi teller, hindi branch manager, meron talagang relationship officer. Kadalasan ang tawag nila para the whole suite inventory menu of banks, products and services ay ma-avail at ma-optimize nyo. Last but not the least, you should build, enhance and strengthen your very good relationship with your bank or banks. Dapat malakas kayo dun sa bangko. Hindi dahil may corruption or graft, hindi po. Dahil the banks itself are still run by people, and basta mayroong people factor, good relationships will always help you in the long run, if not in the immediate future. Okay? Mabulungan ka na mayroong corporate bonds, may retail treasury bonds na irereserba sa'yo, ma-assist o matulungan ka kung nagka-problema ka sa online account mo, wala pong tatalo na meron kang magandang relasyon sa inyong mga bangko. Lalo na kung suki ka noong particular branch at meron kang laging pinupuntahan na doon lang, lahat ng transaction mo sa bangko, malaking advantage po yun.